Today's second day of our camping. So ayan, prepare kami ng breakfast. Sige, sige, sige. Ooh, shabu shabu. Hi. So this is our campsite. Tatlong family kami. Ay, apat, apat. wrong math. Bad math. Ayan. Anong oras na ba, Dabs? Okay, tawag ka. Parang may matira man. Kokobe na lang, init na lang. Dato na, at least. Uy. Wala pa, hindi pa ready. Puntahan ko lang yung river labs, ha? Saglit lang, ha? Eh, ano ko lang. Tapos... Okay. So, again, ito yung campsite namin. Tapos, dito may river. So, kagabi, sabi ko, parang umuulan. Yan pala. Yung ingay ng flow ng river. Yan pala yun. Ayan. So, ito yan siya. Campsite. Here we go. Say hi! Kim! Ayun paliguin yan? Hindi, dito muna kami. Sige. Bago kami kaka-scooter, si Autumn eh, hindi na humahawak, nakasandal na sa akin eh. Kasalo ng dalawang tuhod ko eh. A few moments later. Ah. Sige lang. Atam, oy. Yes, si ano to? Ito na. Bigyan mo rin sa akin. Pasok ko sa iyo to. Tubig eh. Jero, jero, si Otto bumaba. Ayaw. Ito kami ngayon sa campsite. Hey, pre. Doon ka, ipitawan ko. Tapos sa Otom mga babae. Otom! Ay! Nakasineto eh. Tika video ko eh. Tika video nga ako, gagi. Si Otom. Si Otom. Bitaw si Otom. Hindi. Ay. Iya, hawakan mo si Otom. Bala si Agus no.
Pag medyas ka kasi. Andro, ambas oh. Oo, dalawa. Oh, hawak mo sa otong. Hawak mo sa otong. Oh. Yellow. Gusto niya maligo. O tara na, Otom. One eternity later. Hi guys, thank you so much po sa pagsubaybay ng aming camping experience. So this is now the final episode, ika nga, part 3 of 3 of our video. Tapos, there is only one thing na gusto kong i-share talaga. Kasi sa location namin, Alberta particularly, ingay ng anak ko, particularly dito sa Alberta, sa Canada, Alberta, yun yung pangalan po ng province namin dito, Alberta. So there's Ontario, and then there's Saskatchewan. Maraming mga province dito, but dito sa location namin, napaka unpredictable ng weather. So sobrang unpredictable. Tapos, yun nga, may nangyari sa camping namin, sa experience namin sa camping. Friday afternoon kami umalis ng Calgary, kasi outside Calgary siya. So, Calgary is yung pangalan ng city kung saan kami nakatira, Calgary City. So, mainit, maaraw that time, Friday afternoon. Tapos ngayon, pagdating doon, ang ganda ng weather, ang saya namin, parang, alam mo yun, relax, 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 happy, happy, ganyan. Tapos nag-bingo pa kami. And then, the second day, bigla siya, merong 40% na uulan. So, mga 1 hour lang yata uulan. Yun yung forecast. So, parang okay lang kami. Ulan lang naman yun eh. Tapos, biglang nag-tornado. How do you call that? May warning ng tornado. So, literal na nag-send yung na emergency, ganyan. Sa cellphone, lahat yan nakaka-receive ng mga Albertans. Nakaka-receive ng alarm na yon. So, sa cellphone namin, tumutunog yung cellphone namin, may emergency, meron nga kasing tornado na warning. So, pero hindi wala naman. Pero sa dito sa Calgary, nag-hail. So, nag-hail dito, pero doon, unos lang. So, after nung unos, okay naman, okay lahat.
yun nga lang, pagdating ng gabi, talagang sobrang lamig. Alas 8 pa lang ng gabi, yung bunso ko, hindi siya makatulog. Tapos nakatingin lang sa akin, tapos nanginginig. Tapos hinawakan, ginaganon niya yung kamay niya sa mukha ko kasi mainit yung mukha ko. Tapos yung kamay niya kasi malamig. Kahit na kinumutan ko siya, hindi mapigil yung ano ba niya, panginginig. So ginaganon niya yung mukha ko, yung ginaganon niya yung kamay ko. Para siguro ma-warm up yung kamay niya. Tapos sabi ko, hindi na to pwede. So first na option ko is matutulog kami sa sasakyan. So, apat kami. Tapos, hindi naman van yung car namin. Ano lang siya, four-door lang. Tapos, family size, yes. However, kakasya naman kami. Pero yung tipong hindi, siguro hindi ka makakaikot kapag nakahiga ka. Pero, sabi ko, yung location kasi na pinag-campingan namin, malapit lang. So, sabi ko, uwi na lang tayo. So, yun nga yung nangyari. Saturday night, dapat 2 nights kami doon. 3 days and 2 nights. So, yung Saturday night pa lang, second night pa lang is, umalis na kami ng camping site. Bumalik na kami dito sa Calgary. At, yun, nakampante na ako kasi nakakatulog na yung anak ko. Tapos, yun na nga, nagsuka yung anak ko. So, sabi ko, buti na lang umalis kami doon kasi kesa naman i-risk namin, di ba? Pero, syempre, iniisip din namin yung sasabihin ng mga kasama namin doon. Kasi, ayaw namin i-ruin yung experience ba. Pero, kailangan mo rin, syempre, priority ko, syempre, yung welfare ng mga anak ko. Alam nga namang unahin ko pa yung, di ba, na anong sasabihin nila. Syempre, unahin ko yung mga anak ko. Pero, nag-apologize naman ako. Nagsabi talaga ko sa kanila, hindi mapakali yung bunso ko. At saka, ayun na nga, eto lang, pinaka-tip ko talaga. When you go to camping, tapos yung, dito, especially dito sa Alberta, anyone na watching na mga Albertans na taga-Alberta, huwag niyong underestimate yung weather. Kasi kahit na sobrang init, umalis kayo dito sa kung saan man kayo, tapos pagdating doon, pwede magbago yung weather talaga. Anytime yan, nangyayari talaga yan. So, huwag i-underestimate. Tip number one, huwag i-underestimate yung weather. So, dapat fully equipped ka talaga. Kahit pa mainit, magdala ng panglamig. So, yun yung nangyari. So, yun na nga. Wala kaming heater. So, kasi yung nakuha namin na spot is wala siyang access ng water at saka electricity. Meron kang access ng water doon sa pang-public na location, which is right across lang, tatawid ka lang. Malapit lang naman, no big deal. However, hindi nga kasi kami fully equipped. Yung mga kasama namin, talagang alam mo yung may booster sila, tapos meron silang heater. So, first time namin mag-camping, so you have to forgive us sa mga mag-iisip na ang tanga-tanga nyo naman, nag-camping kayo na wala kayong gamit. Diba? So, first time namin yun. So, hindi nga namin in-expect yung ganun pala yung aabutan mo doon. So, yun nga. You have to be fully equipped. Not just according to the weather. Hindi lang yung mga gamit nyo, mga panluto and etc. Yung food, ganyan, water. Hindi lang yun. I-anticipate nyo talaga is number one yung weather. Especially at night, po pwede siyang sobrang malamig. Pwedeng umulan. Anything can happen. So, yun lang ang i-share ko talaga is yung sa weather. I-anticipate nyo na pwedeng lumamig. Yun lang talaga. Alright, so with that being said, so that concludes everything on this video. Thank you so much po sa panood nyo, pagtsatsaga sa mga kaulula namin dun sa video. Yes, overall, masaya kami, na-enjoy namin yun at uulit kami for sure. Uulit kami, but this time, magdadala na kami ng heater. Magdadala na kami yung panglamig, kaya yun. Tapos, gusto ko yung part is yung bonfire talaga, yung meron kaming bonfire. Yun yung fun experience doon. Tapos yung mga bata, kahit na yung tubig doon eh, tubig baha. Pinost namin sa Facebook, tapos may nag-comment, ano yan, pre, tubig baha, so natawa na lang kami. But anyway, nag-enjoy yung mga bata, that's all that matters. So, babalik kami, uulit kami, kapag sa schedule, yun, nag-fit sa schedule. Alright, thank you so much guys for watching this video and I hope you like this video. Tapos like, subscribe na rin po Summer and Autumn Vlogs. Thank you so much and we'll see you again in our next video. Bye for now!